Samantala, ang bus na nahulog kahapon sa Skyway, pudpud daw ang mga gulong at ito raw ang posibleng sanhi ng aksidente na ikinamatay ng 18 katao habang 20 ang sugatan. Kanina sinampahan na ng reklamo ang bus driver na nasa ospital pa rin. Nakitaan naman ang iba't ibang depekto ang ilan pang bus ng Don Mariano Transit sa pag-inspeksyon ng Land Transportation Office. May report si Ian Cruz. Sa pagluluksa na uwian, dapat sana'y masayang Pasko na mahiminos. Sa pagkahulog ng isang bus ng Don Mariano Transit mula sa Skyway kahapon, namatay ang kanilang padre de pamilya na si Arnold. Hinintay pa raw siya kahapon ng kanyang anak para maihatid sa eskwela, pero malungkot na balita na lang ang dumating sa mag-ina. Karapatan ko namin ilaban dahil siyempre yung anak ko nang muli nasama niya. Sa ngayon, nasa maayos na kondisyon na ang ilang sakay ng bus na isinugod sa mga ospital, maliban na lang sa bus driver na si Carmelo Kalatkat. Ayon sa doktor ng Parañaque Doctors Hospital, ilang oras daw na nakomataw si Kalatkat, pero unti-unti nang bumabalik ang kanyang malay. Mga gamot lang na binibigay para mawala yung pamamaga ng brain. Pero kahit nakaratay pa sa kama, formal nang inihain laban kay Kalatkat ang reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries with damage to properties. Criminal case lang ito. Yung person involved lang, yung driver lang. Lumalabas sa investigasyon na pudpud ang gulong na naaksidenteng bus. Ayon sa Highway Patrol Group, mahirapang kumapit sa basang kalsada ng Skyway ang pudpud na gulong ng bus kahit pa magpreno ito. Reliable sila, lalo't kung pinag-uusapan yung napaka-importanteng parte ng sasakyan, yung gulong. So, ano mangyayari dun sa sasakyan? Either mag-wiggle yun, either hindi kumapit yung brake. Nauna na sinabi kahapon ng pamunuan ng Skyway na posible ring lumagpas sa speed limit ang bus. Sa isinagawang roadworthiness inspection sa 77 bus ng Don Mariano Transit, marami sa mga ito ang nakita ng depektibong lighting system, wiper, seatbelt at gulong. Mailan namang sira na ang bumper at fender. At ang iba, pagsak sa emission testing. Para raw mabigyan ng certificate ang bawat bus, kinakailangan munang ayusin ang mga natukoy na depekto. Ito may mga crack na ito. Hindi na pwede itong mga, mga gulong na ganito. This may cause accident o kaya puputok ito. Sa tala ng LTFRB, mula taong 2010 hanggang 2011, isa ang Don Mariano Transit sa mga kumpanya ng bus na may pinakamaraming disgrasya. Kaya naman pinag-aaralan na rin ng LTFRB kung dapat nilang kansilahin ng tuluyan ang prangkisa nito. Well, kasama po yan sa kalahatan na ating i-consider kung sa pag-iimbestiga at pagdidesisyon sa kaso ito ng Don Mariano. Pero sa 30-day preventive suspension pa lang, umaangal na ang mahigit 1,000 empleyado ng Don Mariano Transit. Meron po akong pamilya, tatlo po ang nag-aaral sa akin. Tatlong beses kada araw nakakabiyahe ang mga bus para maabot ang kota na 12,500 pesos. Hindi naman daw sumasagad sa oras ang mga driver ng Don Mariano. Pero dahil sa aksidente kahapon, iimbestigahan daw ng Department of Labor and Employment kung totoong 19 na oras nang nagmamaneho ang driver ng nahulog na bus mula sa Skyway. Nadiskubre rin ng DOLE na expired ng Labor Standards Compliance Certificate o LSCC ng Don Mariano Transit. Patunay ang naturang certificate na sumunod ang kumpanya sa Labor Code. July 3, 2012 pa raw ang pinakahuling inspeksyon ng DOLE sa Don Mariano. Ang kulay namin na yung labor standards ay pangalagaan. So kung anong itest po na direktiba ng LTFRB, yun naman po yung inaano po namin, kinocomply po namin. January 7, susunod na taon, gaganapin ang formal na pagdinig ng LTFRB. Ian Cruz, GMA News.